namimiss ko sa ordinary kong araw-araw na buhay, siguro yung pag-gigig, yung pagtutugtog tuwing gabi, ang tulog mo umaga, tapos gising mo hapon, you know, magre-ready para tumugtog. Siguro yung simpleng ganung buhay na parang kakanta ka lang eh, hindi mo iniisip, walang kaba masyado na parang kahit anong gawin mo sa kanta or something. Yun, namimiss ko yung mag-perform sa mga maliliit na lugar na halos hindi mo masyado pinapansin ko nung ano yung tao sa'yo. Ang pagbabago sa buhay ko simula nung kapasok ako sa The Clash, yung confidence ko sa sarili ko, na kahit alam ko, syempre hindi mawawala yung mga taong pupunta siya sa akin, sa kulay ko, sa tsura ko, sa pagiging iba ko sa ibang tao, eh natuto akong tanggapin yung sarili ko na ito talaga ako eh, wala akong magagawa doon. At nagamit ko siyang advantage para tumagal ako ng ganito katagal sa competition na to. Yung when you did that, it's hard. You skin it although it's hard and then change of key, no? Okay. The heart should be very strong. Okay? That is because it's a bridge towards the change of key. Okay, and then again, kasi paulit-ulit yun, you have to variate the ad-libs there. So, the first ad-lib is this, the second ad-lib is another one. And the third ad-lib, and then the ending. That is your soft, but it's soft, ano? You want to end soft? Ako, parang yung volume naman of me. Okay, I get it, okay. Never ako nabottom. May mga times na in-expect ko, kala ko mabobottom ako. Pero kung sabi ko nga siguro, baka meron akong ginagawa sa kanta or may nagawa ako sa pagkanta ko na feeling ko eh, mas nakalamang dun sa ibang clashers. Kaya siguro swerte na rin, pero at the same time, alam kong pinaghirapan ko rin yun. Nakita ko na medyo nag-trend nga ako, na nakita ko yung mga reactions sa ibang lahi sa international scene, eh nagulat ako kasi hindi ko in-expect eh. Siyempre, ilan kaming clashers, madami kami. Kumbaga, hindi ko akalain na yung pagkanta ko ay mapapansin ng tao. Yung kaba, siguro hindi naman mawawala yun eh sa akin eh. Pero yung kumpiyansa ay nadagdagan, lalo na nararamdaman ko ngayon yung dami ng taong sumusuporta sa akin at nakaka-appreciate sa akin. Doon din ako humugot ng lakas ng loob, pati sa parents ko, sa pamilya ko. And of course, ngayon na lima na lang kami, eh parang mas lalo kong pinag-iigihan naman namin. Hindi lang po kasi namin talaga in-expect, pero masayang masayo kami nung nalaman namin na pasok siya sa Grand Finals. Nakaka-overwhelm po, masaya kami, bit-bit niya yung buong angkan namin sa journey niya po ito. Itong pangarap na to, eh matagal ko nang gustong makamit. Matagal na ako nagsusubok, matagal na akong natatalo, pero feeling ko ngayon na siguro yung pagkakataon na makamit ko yung pinapangarap ko nito. Kung ano man po yung ibibigay sa kanya ni Lord or ipapagkalaw po, support pa rin po kami kahit anong mangyari. Para sa lahat ng mga sumusuporta sa akin sa social media, maraming salamat sa inyo dahil naniwala kayo sa akin. Sobrang hindi nyo alam gaano ako ka-thankful na nandiyan kayo sa likod ko at na-appreciate nyo yung talent ko. Sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng competition na to at pagkatapos ng competition. Hi everybody! Thank you for checking out this video. For more updates and videos, just click here and subscribe for more kaganapan dito sa The Clash!